Magandang gabi mga kapuso. Maulang weekend ang inaasahan sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin sa habagat na pinalalakas ng tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una dyan ang bagyong Hana na sa latest bulletin ng PAGASA kanina ay nasa layong 710 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Pakanluran po ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung hindi yan magbago, ay posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo ng hapon o kaya naman ay sa Linggo ng gabi. Pero bukod sa bagyong Hana, nakamonitor din tayo sa dalawa pang bagyo na nasa labas naman ng PAR. Ang isa po yung dating bagyong Guling na tinatawag na ngayon sa international name nito na Shaula at patuloy na ang paglayo dito sa ating bansa. Sa bandang east naman ng PAR, nandito po yung Severe Tropical Storm Kirogi sa silangan yan ng Extreme Northern Luzon. At kung mapapansin po ninyo ay napakalayo po niyan dito sa ating bansa at pa-north-northwest naman ang kilos nito, kaya mababa ang tsansang tumbukin nito ang Pilipinas. Pero ayon po sa PAGASA, ang tatlong bagyo na yan ang sabay-sabay na humahatak dito sa hanging habagat o yung southwest monsoon, kaya naman inulan ang unang araw ng Burr Months. Pero mga kapuso ha, posibleng magpatuloy pa yan hanggang sa darating na weekend. Base nga sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin sa halos buong Luzon bukas. Meron po mga heavy to intense rains, lalo na sa western section ng Luzon. Inaasahan po natin dito sa Ilocos Region, ganun din sa Pangasinan, Zambales, Bataan at pati na rin sa Mindoro Provinces. Kaya naman doble ingat para sa mga kapuso natin dyan sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Magtutuloy-tuloy po yan pagsapit ng Linggo pero mas marami ng lugar ang uulanin at meron po makakaranas ng mga matitinding pag-ulan dito yan sa Central Luzon. Sa Visayas naman, may ulan bukas dito po yan sa bahagi ng Antique, ganun din sa Iloilo at pati na rin dito sa Negros Provinces at ilang panig ng Leyte. Inaasahan po natin na mauulit yan sa Linggo at may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi naman ng Central Visayas, yan sa Cebu at sa Bohol. Sa Mindanao naman, may pag-ulan bukas dito po yan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin sa Caraga Region. Madadagdagan po ang mga lugar na uunanin pagsapit ng Linggo ng hapon. Makikita po ninyo, malawakan na po yan at meron na rin mga malalakas sa pag-ulan. Sa Metro Manila naman, mataas pa rin ang chance ng ulan ngayong weekend. Kaya kung wala namang importanteng lakad, manatili na lang po muna sa inyong bahay. Pero kung hindi naman maiiwasang lumabas, huwag kalimutang magbitbit ng payong, kapote o kaya naman bota, lalo na po kung flood-prone area ang inyong pupuntahan. Sa mga nagtatanong naman kung hanggang kailan nga ba ang mga pag-ulang dala ng hanging habagat, naku, ayon po sa PAGASA, posibleng hanggang Lunes pa yan, lalo na dito sa Luzon at ganun din sa western section ng Visayas. Pagsapit kasi ng Martes, unti-unti na pong hihina itong hanging habagat dahil na rin sa paglayo nito nga binabantayan natin na bagyong Hana. Pero mga kapuso, pwede pa po yung magkaroon ng pagbabago, kaya antabayanan lang ang updates ng PAGASA. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, kasama nyo kami anuman ang panahon. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.